Hi everyone! Welcome back to my channel. For today's video, ituturo ko sa inyo step by step kung paano gumawa ng simple fondant birthday cake. Una natin gagawin, i-need natin yung ating fondant. Yung gamit ko po ngayon ay sugar paste. Yung naubusan po kasi yung binibilan ko ng fondant, kaya ito po yung ginamit ko. Ayan po sa screen, nakikita nyo, sugar paste po yan. So medyo matigas po siya guys, kaya nilagay ko muna siya sa microwave ng 10 seconds para madali siyang i-manage at lumambot siya. So perfect ito sa mga flowers na gagawin nyo or mga cake toppers kasi medyo matigas nga siya. So ayan po, ininid lang natin siya hanggang sa lumambot siya at madali na siyang i-flatten mamaya pag gumamit tayo ng rolling pin. Maglalagay tayo ng shortening sa ating kamay para hindi po dumikit yung fondant. So dapat po bago ka tayo humawak ng fondant or bago tayo mag-start, dapat po malinis na malinis yung ating kamay. Magdas lang din po kayo ng cornstarch at saka powder sugar sa inyong mat para hindi po dumikit yung inyong fondant. So yung ginawa ko po, same amount po ng cornstarch at saka powder sugar, pinaghalo ko po. Ayan, huwag po kayong gumamit ng purong powder sugar sa pagdas kasi may tendency po mag-moist po yung fondant nyo. Halimbawa po, lalo na pag yung kamay nyo ay pawisin, so madali po siya mag-moist kaya hinahaluan ko po siya ng cornstarch. Ayan, ipa-flatten lang natin siya. Ngayon, pag may nakita kayong mga air pocket or yung mga nakikita nyong bumubukol sa inyong fondant, tutusukin nyo lang po ng needle or karayom para mawala po siya, then ipa-flatten nyo po ulit. Para naman sa size ng inyong fondant, susukatin nyo po inyong cake or gumamit po kayo ng panukat para saktong-sakto po yung paggawa nyo ng fondant o paglagay nyo ng fondant pamaya sa inyong cake. So yung sa akin po, may guide po yung mat ko. Ayan, nakikita nyo yung bilog-bilog na linya dito sa ating mat. So ayan po yung guide ko. Kaya hindi ko na po sinukat yung aking cake. Ayan. Yung ginamit ko pong sugar paste, 1 kilo po yun, pero madami pa pong natira, hindi ko po siya naubos. So yung tira po, ginamit ko pong pang decor mamaya, pagkatapos natin ilagay yung fondant sa ating cake. Ngayon gumamit lang ako ng fondant smoother dito sa ating para mag-flatten siya. Ngayon habang ire-ready natin yung ating cake, tatakpan lang natin siya ng cling wrap para hindi po siya mag-dry, lalo na yung sugar paste, medyo matigas siya so madali siyang mag-dry. Tatakpan natin siya ng cling wrap. Then mamaya tatanggalin natin yung cling wrap pag ilagay na natin yung fondant or sugar paste sa ating cake. Ngayon, ibabrush lang natin siya ng sugar syrup. Ayan po yung recipe sa screen, pakicheck na lang po. Pwede rin po kayong gumamit ng shortening, pero yung ginamit ko po sugar syrup para dagdag lasa na rin po dito sa ating cake. Ayan. So, habang nag-knead kayo ng inyong fondant or sugar paste, ilabas nyo na rin po yung inyong cake sa ref, mga 30 minutes po bago kayo maglagay ng fondant. Meron po akong nakaseparate na video guys kung paano maglagay ng ganache dito sa ating cake bago lagyan ng fondant. Pakicheck na lang po sa aking YouTube channel. Mas maganda po pag nag-ganache kayo ng inyong cake one day before, ilagay nyo siya sa ref overnight, then kinabukasan nyo siya lagyan ng fondant. Ganito lang po dapat yung kapal ng inyong fondant or sugar paste. Huwag po masyadong makapal guys para hindi po mabigat yung inyong fondant, para hindi po siya mapunit pag nilagay nyo siya sa inyong cake. Remind ko lang pala kayo guys, pag naglagay kayo ng sugar syrup, tamang-tama lang po na mabasa yung inyong cake or tama lang para dumikit yung fondant. Huwag nyo pong damihan kasi pag nadamihan nyo po ng lagay ng sugar syrup, may tendency po na madali pong matunaw yung inyong fondant or sugar paste na ilalagay sa cake. So tamang-tama lang pong ilalagay nyo. Then, i-flatten nyo yung ibabaw ng inyong cake. Gumamit kayo ng fondant smoother para lumabas po lahat ng air sa ilalim ng inyong cake para hindi po magkaroon ng air pocket. Ayan. So, yung pagdiin po, dahan-dahan lang. Huwag po masyado. Ayan, unahin nyo po yung ibabaw guys. I-flatten nyo yung ibabaw bago kayo mag-start na sa side ng inyong cake. So ayan guys, nakikita nyo, medyo nag-crack yung gilid niya kasi
Medyo matigas po yung sugar paste na ginamit ko. So, first time po kasi gumamit nitong sugar paste na to. Kaya medyo matigas siya guys, kaya magdali siyang mag-crack. Kaya hindi ko po siya i-recommend sa inyo. Huwag po kayong gumamit ng sugar paste pag kayo po gumawa ng ganitong cake. So, fondant po dapat ang inyong gagamitin. Bawasan nyo lang yung fondant na sobra sa baba guys para madali po siyang i-smooth dito sa ating cake. Ayan, kinat ko lang yung sobrang fondant. Then ngayon, magdas lang kayo ng, pag nakikita nyo medyo nag-moist yung inyong cake, magdas kayo ulit ng cornstarch at powder sugar sa inyong cake. Ayan, para matuyo po siya ulit. So ayan guys, inaayos ko po yung crack sa gilid. Pagka ganun po may crack sa gilid, i-smooth nyo lang siya gamit ang inyong kamay para po mabawasan yung crack. Kapag fondant po yung gagamitin nyo guys, hindi po siya magka-crack ng ganito. Mas madali pong i-manage pag fondant po yung gagamitin nyo. So first time ko pong ginamit ito, kaya hindi ko talaga siya i-recommend sa inyo guys. Maganda lang talaga siya pang toppers or flowers yung gagawin nyo. Then, pag may nakita kayo mga excess na powder sugar or cornstarch, ibabrush nyo lang siya para matanggal siya. Gumamit lang din po ako ng dito sa natirang sugar paste ko. Pinang smooth ko dito sa cake. Ayan, mas madali po siyang gamitin guys kasi nag-hold yung kung ano yung shape ng inyong cake. Ayan. Na nasusundan niya. Ayan, medyo natagalan ako mag-fix dito sa aking sugar paste. So, hindi po siya madalang i-manage guys. So, ang advice ko po talaga sa inyo, fondant po talaga yung gagamitin nyo. Ito yung mga cakes guys na ginamitan ko ng fondant. Ayan, mas maganda talaga pag fondant yung gagamitin nyo, lalo na pag mga beginner pa lang or nag-uumpisa pa lang. So, fondant po yung gagamitin nyo guys. Ayan, pag gusto nyo pong malaman ng level po yung inyong cake, so gumamit po kayo ng cake leveler. So, ako po, nabili ko lang po ito sa hardware. Ito po yung ginamit ko para malaman ko po na level po yung aking cake. Ayan, pag nakikita nyo na sa gitna po yung parang bilog, so ibig sabihin po level na po yung inyong cake. Ayan. So ito po ay optional lang. Kung wala naman po kayong cake leveler, pwede nyo na lang po i-estimate nyo na lang o tingnan nyo na lang po yung inyong cake kung level na siya. So okay na po yun. Ngayon, ready na po yung inyong cake. Pwede nyo na siyang lagyan ng decoration o kahit anong decoration ang ilalagay nyo, kayo na po bahala, depende po sa inyo. So ako po, nag-add lang ako ng fondant dito sa pinakaibaba ng ating cake para medyo maganda siya tingnan. So ayun po, nakalimutan ko i-on yung camera ko kaya hindi ko po napakita sa inyo. So naglagay lang ako dito ng water sa baba para dumikit po yung mga nilagay ko po yung mga maliliit na bilog-bilog. Ayan. So, sa pag-decorate po guys, depende sa inyo kung ano po yung request na inyong mga customer. O kayo na po bahala kung ano yung gusto nyong ilagay na decoration sa inyong cake. Sa mga beginner po, meron naman pong nabibili sa mga baking store na mga cake toppers or mga flowers na pwede nyong ilagay na diretso sa inyong cake. So, pag mga beginners po, pwede nyo pong gamitin yun guys para hindi po kayo mahirapan. Sa akin po, ito lang po yung request ng aking customer kasi meron na siyang cake toppers na nabili, kaya sabi niya ito na lang yung gagawin ko, ako na mag-add ng decoration, then maglagay na lang ako ng lugar dito sa taas para paglagyan ng kanyang cake toppers. So kayo guys, mga beginners, pwede kayong gumamit na ng ready-made na mga cake toppers o pang decor sa inyong cake. Para naman doon sa name ng birthday celebrant, gumamit lang ako ng letter molder dito para magawa ko yung name niya. Pwede din po kayong gumamit ng, meron pong nabibiling letter na cutter para mas mabilis po yung gamitin, ikakat nyo na lang.
Then, naglagay lang ako ng water dito sa ilalim ng ating mga letters para dumikit po siya. Tip ko lang sa inyo guys, ako po pag gumawa ako ng cake or fondant cake, hindi ko po siya ginagawa ng isang araw. Una po, bali dalawang araw ko po siyang ginagawa. Unang ginagawa ko, nagpag-bake ng cake. Sa umaga, magbe-bake ako. Then, sa gabi, mag-ganash na ako ng cake. Then, ilagay ko siya sa ref overnight. Then, kinabukasan ko siya, lagyan ng fondant. Huwag nyo po i-ganash yung cake the day na ilagay nyo po ng fondant kasi malambot pa po yung ganache noon. Hindi po maganda ilagay yung fondant pag malambot pa po yung ganache kasi masisira po yung inyong cake. So dapat po naka-ref po yung inyong cake overnight sa ref na ganache na siya. Then kinabukasan nyo siya lagyan ng fondant para maganda po yung pagkagawa nyo ng cake, hindi po siya papalpak. Sa mga beginners po, sa una lang po medyo mahirap po gawin, pero masasanay din po kayo. Basta ang importante po, malalaman nyo lang po yung tamang technique ng paggawa or yung mga dapat gawin at mga hindi dapat gawin para hindi po pumalpak yung inyong cake. Sa next video ko po, ipapakita ko po sa inyo paano gumawa ng flowers, yung mga simpleng flowers lang po para din po sa mga beginners para madali nyo lang po sundan. So ito po ang mga to, natutunan ko lang din po sa mga workshop ko, so i-share ko rin po sa inyo para makatulong din po ako lalo na po sa mga beginners. So tiwala lang po, sa umpisa medyo mahirap po, pero practice lang po ng practice. Makukuha nyo rin po, hindi magtagal, makukuha nyo rin po yung perfect na gusto nyo sa inyong cake. Ayan na po yung ating fondant cake. Sana po may natutunan kayo ngayon sa video na to. At kung may tanong pa po kayo, pwede po kayo mag-comment sa baba. So kita-kits po tayo sa aking next video. Salamat po sa inyong panonood.